araw po sa lahat. Alam mo po, normal po sa trabaho. Kung minsan, halimbawa po may sinayo, ang dalawang empleyado na nagtutunuan sa isang trabaho. Pagkaraan po ng ilang oras sa pagtutunuan, biglang aalis yung isang empleyado. Ang may iwan, yung isang empleyado. Ang tanong po, pag gano'n, paano katagal naman matatapos kung naiwan na empleyado yung trabaho? Pag gano'n po ang scenario, ibig kong sabihin, yung isang buong trabaho na hati siya. Nagkaroon po ng first part at saka second part. Pagka pinag-uusapan po ang work from home, ang tawag po sa first part na yun, yun po yung job plan. Ang tawag po naman sa second part, dalawang po yung job plan. Kaya nga lang, pagka ganito, medyo nabigyan yung komplikado siya. Bakit ko po nasabi na komplikado ito gagawin? Pagka ganito po kasi, may possibility na magkaroon ng hiwalay na rates and capacity yung job done o yung first part at saka yung job done o second part na iba doon sa overall rates and capacity. Ibig po sabihin ng overall rates and capacity, ito po yung rates and capacity na magmula sa simula hanggang sa matapos. Ibig sabihin yung combination ng first part at saka second part. Pero alam niyo ba kung paano po nasusulusyonan ang mga ganitong problema? Ito po yung paggamit ng fraction of work formula. Yan yun, para maintindihan po natin itong fraction of work formula. Job done, job net. Meron po akong ginawang napakasimple o basic na takanungan na pinapahanap dito yung job done at job net sa dalawang pamamaraan. Yung unang paraan, ito yung hindi tayong gagamit ng fraction of work formula. Instead, gagamit lang tayo ng pie chart. Sa ikalawang method, ito naman yung gagamit tayo ng fraction of whole formula. Tapos, mamaya, magpupunod ako kung ito, kung sino sa kanilang dalawa ang dapat na gamitin sa pagsisolve ng mga ganitong klaseng problema. So, sige po, simulan natin. Ito po yung tanong. Suppose a man can finish a job in 6 hours, but he work only for 2 hours. Fine, the job done and job left. So, first method, without using F or W or fraction of work formula. So, kung iintindihin po natin ang capacity ng tao ay 6 hours. Ibig sabihin, malinaw na malinaw, yung rate niya po is 1-6 job per hour. So ako, gumawa po ako ng diagram dito, yung simpleng pie chart. No? So kung 6 hour yung capacity, yung, sabihin na natin mama, 6 hours. Therefore, nakatingin natin siya sa 6 na part. 1-6 job, 1-6 job, 1-6 job, 1-6 job, and 1-6 job. Dito po, pag natin ito ang gumamit tayo ng pie chart, kitang-kita na natin yung job time. Kahit wala yung formula. So, kung dalawang oras na nagtrabaho, therefore, dalawang ganito. 1-6, therefore, 1-6 plus 1-6 is equals to 2 over 6 is equals to 1/3 job. Ibig sabihin, kung dalawang oras lang siya ng trabaho, makikita din natin sa pie chart, apat na ganito ang may iwan. Therefore, ang mangyayari sa job net, 1-6 plus 1-6 plus 1-6 plus 1-6 equals to 4 over 6, which is equal to 2/3 job. So, ang job done, 1/3 job, ang job net, 2/3 job. Yun po yung unang method. Sagutan natin po sa ikalawang method. Using a fraction of work formula. Ang formula po ng fraction of work
fraction of our formula is rates times capacity. Job done is equal to rates times capacity. So, ano po yung rates? 1 over 6 job per hour. Kaso, ang problema, dalawang oras na nagtrabaho. So, lalagay natin 2 hours. So, therefore, magiging, maka-cancel to, magiging 3, therefore to, magiging 1, therefore, 1 third unit, maka-cancel din, RR, magiging 1 third jump. Okay. The answer is 1 third jump, which is exactly the same using a pie chart. So, job left, same rates, 1, 6, job, left, R, times capacity. Therefore, kung 2 days ng trabaho, ang matitira is 4. Therefore, 4R equals to, therefore, maka-cancel ito. So, magiging 2, magiging 3. Therefore, the answer is 2 over 3. Cancel din yung unit, RR. Yan. Kung mapapansin natin, same lang naman yung value. Using a pie chart, using a fraction of one formula. Yung job done, same. Yung job na, job left, same. So, ayun na po. Matutunod ako kung ano ang pinaka-best na gamitin sa dalawang method. Kasi po, dito siya sa pie chart na to, ang problema nito, pag naging komplikado yung mga tanong, nakadanasan po sa world problem. Kasi kung titignan niyo po, katulad yung sabi ko, very basic yung tanong. Napakasimple yung tanong. Huwag ka silip na silip mo rin. Pag naging komplikado ang tanong, hindi po praktikang magamitin ito. Ako, na sobrang hirap po pag ayaw nito yung mga tanong. Kaya kung ang pipiliin po natin ay using a fraction of all formula. Maiintindihan niyo po yan sa mga following example natin na mas okay po gamitin ito. So, ito po talagang 100% or 99% may required po ito. Next video po, papasok po tayo sa problem regarding the fraction of all formula. Sige po, ang ganito lang po muna tayo.